Welcome again sa part 2 ng 7th birthday ni James. Last part na to, kaya naman hindi na kayo mabibitin. Yes, at excited naman talaga akong i-share sa inyo ito na kung bakit nga ba passport ang regalo namin para kay James para sa kanyang 7th birthday. Kaya naman hello-hello sa mga bisita namin. Maraming salamat sa pag-unlock sa aming imbitasyon. Dahil talaga namang natutuwa ako dahil naka-attend kayo sa mahalagang araw ng anak naming si James. At meron pa talagang humabol na galing pa ng Laguna. Maraming salamat sa mga magulang ni Sofia, nakaklase ni James, na sina Ate Melanie at ni Kuya Jeff. Shoutout sa inyo. Nahihiya lang ako sa mga bisita kasi umuulan nung araw na to. Sa 7 years na birthday ni James, ngayon lang talaga umulan. Dati kasi saktong tapos na yung bagyo. Erwin ni Pumuseno is in the house. Follow niyo siya mga mi. At may pa mini donut si Ate Emeline Andaya. Ayan, maraming salamat sa masarap na donut. Napa-order tuloy yung isa sa mga bisita ko dahil nasarapan daw siya. Paano maganda sis? Chocolate with peanut. Ayan, masarap daw yung donut. Matcha daw. Ay, matcha. Ayan. O, diba? Dahil nag-request pa ang mga bata ng games, syempre pinagbigyan namin sila dahil dapat masaya ang mga bata. Nakakatuwa naman kasi silang makitang nag-e-enjoy. Pagkain ni James. At makikitang hindi lang sila yung nag-e-enjoy. Masarap din daw ang pagkain, kaya naman kahit nakatayo ay masarap pa rin ang kain nila. Sabi ni James kahit walang regalo daw, kahit letter lang daw ay matutuwa na daw siya. Pero dahil mahal na mahal ka namin anak, ay hindi pwedeng wala. James, kasi ang alam niya wala siyang gift. Pero ito yung siguro best gift ngayon taon. Ayan. Gift namin kay James. Sayang at naputol pala yung live ko sa YouTube. Nakita nyo sana yung reaction ng mga bisita. Nawala pala kasi ang wifi. Ito yung gift na hindi namin masabi sa iba. What is the meaning of this? Pati ba si pare kasama? Hindi, naiwan siya. Dapat kasama din siya para mag-English siya. Pagkaya na niya. Ayan, bukod sa all, meron pang special gift. Para kang nanalo sa... Ano to, regalo ni... Picture mo pa rin. Ay, mamaya ko masasabihin kung nakita na pala. Kasi siya na yung maghuhula kung sino. Tinago pala kasi ni Crispin sa sasakyan ni Mama. Kaya tinawag niya si James para buksan. Yes, it's your Lola Perla. What do you say? Thank you, Lola Perla. Nakatutuwa talaga ang Panginoon. Itong mga to, hindi talaga namin expect na ipagkakalob sa aming anak ang mga ganyang regalo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na maging tapat ka lang sa Panginoon at ipagkakalob niya yung desire ng puso mo? Siyempre basta ikabubuti mo, ipagkakalob niya yan sa'yo. Maraming salamat sa kanyang Lola Perla na ginamit ng Panginoon para ipagkakalob sa kanya yung hinihiling niyang bike. Na ikinatutuwa naman ng kanyang Lola Perla dahil pinagbutihan daw niya ang kanyang pag-aaral. Pati nga handa niya, akala ko wala dahil wala din kami ngayon. Pero pinagkaloob din niya sa pamamagitan ni Mama. Halos nga lahat eh. At ng kanyang tito na kapatid ni Crispin, maraming salamat. At ito na nga kung bakit passport ang regalo ni James. Nagkaroon kasi ako ng opportunity mga mi. Dahil sa aking pagvavlog, nagkaroon kami ng mga taong magfi-finance. Kaya magkakaroon kami ng pagkakataong magpunta ng ibang bansa. Yes, tama ang narinig ninyo. Kami ni James ay magta-travel sa
Saka na at malalaman nyo rin yan sa aming mga susunod na video. Pag nandun na kami, syempre, mahirap na at baka hindi matuloy. Basta kung ano na lang ang kalooban ng Panginoon. So hanggang dito na lang. Basta nagpapasalamat ako ng buong puso sa mga taong tulay ng mga blessings na to. I know, pagpapalain pa kayo ng Panginoon. Syempre hindi ko sinasabi dahil binigay nyo sa amin ito, kundi dahil ganun naman talaga ang Panginoon. Kaya naman sinabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, "For God loveth a cheerful giver."